Hello mga idol, kumusta? Maraming salamat po sa pagbisita ng aking munting YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please pindutin ang subscribe button. Josh Taylor mukhang napunde na sa mga patutsada ni Catterral. At sinabing I'll cross paths with Catterral again, need to shut him up, he's not on my level. Ang kanilang rematch ay hindi na reschedule matapos magdamo ng injury sa paa si Taylor noong Enero. Dahil inutusan ng WBO si Taylor na ipagtanggol ang kanyang junior welterweight title laban sa mandatory challenger na si Teofimo Lopez sa susunod. Magkaharap sina Taylor 19-0-13 knockouts at Lopez 18-13 knockouts sa Sabado ng gabi sa isang 12 round main event na ipapalabas ng ESPN mula sa The Theater sa Madison Square Garden sa New York. At ayon naman kay Lopez Sr. ay si Canelo Alvarez daw ang mukha ng boxing ngayon ngunit matapos umano ang 10 Hunyo ay si Teofimo na umano. Napakalakas ng kampiyansa na mananalo ang kanyang anak laban kay undefeated Josh Taylor. Ngunit sagot naman ni Taylor ay pinaghandaan daw umano niya ang pinakamahusay na Teofimo Lopez noong talunin nito si Lomachenko. Sa ibang balita, Lolo Bob Arum may bagong plano para kay Monster ng Japan na si Naoya Ino. Ito'y matapos hindi sumangayon ng WBC sa pag-approve ng WBA sa ating pambato na si Unified Champion Marlon Tapales. Kung sakaling mananalo si Ino laban kay Fulton ay paakyatin niya ito upang harapin si Robesi Ramirez sa 126 pounds. Kung manalo ito sa hapon na si Satoshi Shimizu, mukhang itatakas at itatago ni Lolo Bob ang Monster ng Japan laban kay Quadruelas John Mayel Casimero. Takot yata si Lolo Bob na mabasag ang pangalan ng kanyang alaga. Matatanda ang dapat ay nagkaharap na sila ng tinaguri ang Monster ng Japan ilang taon na ang lumipas ngunit nakansela ito dahil sa pandemic. Abangan natin mga idol ang susunod na laban ng nag-iisang angas ng Pinas Quadruelas.